you know. So hello everyone, I'm Jay and welcome to Bikecheck PH. Today, bikecheck tayo. Itong bike sa tabi ko ay Salsa Marrakesh. Considered siya as touring bike, tapos ang geometry niya is for gravel. Para siyang hybrid ng road bike and mountain bike. Pagka gravel kasi medyo, pag sinabi kasing gravel, para siyang road bike pero mas upright yung position mo. Tapos mas malalaki yung gulong na kasya sa kanya. This one, massive. Kaya niya hanggang MTB tires like 195 and 2.0. Lalapad ng goma, kasya sa frame niya. Kasi yung mga naunang gravel, maliit lang eh, like 45C maximum. This one, MTB tires pasok. Bagay na bagay ang bike na to sa mga nauusong ride ngayon na tinatawag nilang bike packing. Ang bike packing ay pag-travel by bike na tumatagal na mahigit sa isang araw. So, overnight or 2 to 3 days, 4 days. So, ang tinatravel niyan ay mas mahaba kumpara sa normal na binabike ng tao. Kaya lang, syempre, marami kang kailangan dalhin. Kaya kailangan mo ng mga bike packing bags. The frame is Salsa Marrakesh. Meron siyang battle mount, battle cage mount, isa sa ibabaw ng bottom tube, isa sa seat tube, at isa sa ilalim ng bottom tube. So bale, tatlong battle mounts o battle cage mounts sa frame. Ito kakaiba. Meron siyang lagayan ng spare spokes sa frame. So meron siyang nipple tsaka yung mismong spokes. Kaya niya magdala ng dalawa. So this is something different kasi ito nga ay pang bike packing. So just in case, maputulan ka ng spokes dahil malalayo ang biyahe mo at marami kang karga, meron kang dalang spare. Gawa ito sa chrome moly ang frame. Tapos meron siyang alternator dropouts. Ano ba yung alternator dropouts? Ang dropout nito ay tinatawag na alternator dropouts. Na-adjust mo siya, pwede mong pahabain yung layo ng gulong sa bottom bracket. So pwede mong i-atras yung gulong, pwede mong i-forward. Tapos dun din nakakabit yung disc brake. So yun maganda sa kanya, pag inusod mo siya on the fly, hindi mo kailangan galawin yung disc brake kasi kasama nung axle o yung rotor kasama pag inatras mo yung gulong. So push the alternator drop out forward and you have a nimble ride. So mas active, mas madaling padyakin kapag ka maikse. Tapos mas mahaba naman, mas stable ka sa trail. So it's up to you, pwede mong i-adjust yung wheelbase mo. Maliban sa shifter niya ngayon, meron kang option to mount the shifter direkta sa frame. So ito yung medyo retro style kasi dati nandyan yung mga shifter ng road bike. Meron din tayong rack mount sa likod. So isa sa taas, isa sa baba. So kagaya nga nito, may nakakabit siyang rear rack. Tapos pwede ka rin magkabit dito ng pannier bags. So para meron kang luggage magkabilang side ng rear rack. So meron din siyang kabitan na taillight. Ayan, steel perks, straight steerer tube. Tapos meron siyang mounts for anything cages or battle cages magkabila. Plus, meron din siyang rack mounts just in case gusto mo maglagay ng rack sa harap. One clever solution sa steel forks. Kadalasan kasi sa steel forks, nagagasgas yung dropout. So, doon nag-uumpisa yung rust. This one, kung mapansin nyo, pinalitan niya yung dropout niya. This is a stainless steel dropout. So, lesser yung chances na magkaroon ka ng corrosion. Plus, meron din siyang fender mounts. So, dito ka maglalagay ng bracket kung magkakabit ka ng fender o ng tapalodo. Oversized steerer, cane creek headset, threadless setup, Thompson stem, and Salsa Couchkeeper dropper handlebar. Isa sa maganda sa mga Salsa na drop bar kagaya nito is naka-flare siya. So hindi lang siya basta naka-drop, nakalabas siya. Kapag naka-flare ang handlebar mo, less forgiving sa risk. Mas tatagal ka sa long ride. Yun ang napansin ko, personal opinion ko lang yun. Ang tire size niya ay 700 by 45C. So medyo malaki na talaga.
So mas maganda to, pwede mong lambutan ng konti para sa kapag mas malaki ng konti ang gulong mo kasi mag-absorb pa siya ng mga maliliit na bumps. Tapos kung titignan mo yung clearance niya, ang laki pa. Kagaya ng sabi ko kanina, kasha dito hanggang 2.0 MTB tires. 27.2 Thompson seat post. May baon pa siyang isa pang saddle cover. Ang saddle kasi nito is not waterproof. This is the Brooks B17. So this is made of leather. Kaya meron siyang cover pagka naulanan, hindi siya talaga waterproof. Microchip. Para ding racket pipe to. Naka-index din siya. Kada ko yung sakto rin. Deore RD. Shimano cassette. Standard lang. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 speed lang. Ang harap is triple chainring Shimano Deore crankset. Tapos pinair ng doppelganger na pedals. Ang FD niya is Alibio. So mapansin nyo, this is an entry level model. Hindi pa kasi ito nagagalaw masyado. Stock na stock pa to. Yan, Avid BB7 brake calipers. Isa sa most dependable mechanical brakes. 160mm front, 160mm rear. Yan, yung brake levers niya is Tektro. Medyo nailang ako rito kasi nasanay ako sa STI o yung shifter na rin nasa preno na, no? This one, wala siyang shifter. Nakabukod ang shifter niya. Lezine Mini GPS. Yung pedals niya pala may built-in stand, ah. So, meron kang stand. Pero hindi ako masyado gumagamit nito. Delikado sa saan, tumbahin niya. The rims is WTB I-19 700C tubeless compatible. Tapos ang tires niya is WTB rin. Riddler 700x45C tubeless compatible. Fast rolling. Sa pinakamatinding forces na kalaban mo sa long ride, una, wind resistance. Pangalawa, rolling resistance. Hindi weight, ah. Wind resistance, rolling resistance. So kung mapansin mo yung geometry nito, mataas yung handlebar pero naka-drop bar. So meron ka options. Kapag dito ka nakakapit sa ibabaw, para ka naka-MTB geometry. So mas relax. Kung pagod ka, okay. Pero kung kailangan mo ng lesser wind resistance, pwede kang lumipat sa drop bar. So marami kang hand positions available sa ganitong setup. Pangalawa, yung rolling resistance, so mas maliit yung goma mo, pero nabi pa rin siya, pwede siyang pang trail. So kasi pagka nagbabikepacking ka, hindi mo masabi, kadalasan, hindi lang puro road. May trail. Bihirang-bihirang puro road, kadalasan, meron kang trail. Hindi makukumpleto ang bikepacking setup mo kung wala kang bag, syempre. So isa sa mga kadalasang ginagamit is yung frame bag. Bakit? Yung triangle na to is dead space. Ang pwede mo lang ilagay dyan is bottle, usually. Pero kung marami kang dadalit, mas maganda kung bag na kalagay. Pwede ka maglagay ng bottle, same time, di ba? Pero marami ka pang pwedeng ilagay. So review natin yung bag. This is an aftermarket bag. It is a Filipino made. Gawa to ni Pacgear. So guys, support local, ano, ha? Local talents, ha? As much as possible sana. So let's support Pinoy made products. So review natin yung bag. Una, this is a waterproof material. Tapos mesh. May makikita ka, hindi ko alam kung kita mo sa camera. May parang wire mesh sa loob ng fabric. So I'm sure mas matibay ito sa normal fabric. Tapos meron siyang dalawang major pocket. Yung una is itong ibabaw. And the zipper is waterproof. Meron siyang parang vinyl coating. So umlalip. Ayun, no? Luwag pa. I think kaya dalawa.
That's the first packet. So ang second packet, lalim din. Sa left side, meron ding isang packet. So again, waterproof yung zipper. It's good for cell phones. So ito, manipis na packet lang to. I think this is really designed for cell phones. Tatlong straps sa top tube, tatlong straps sa bottom tube, tatlong straps sa C-tube. So talagang this bag ain't going anywhere. Rigid na rigid siya sa position niya. I'm not endorsing ha, pero gusto ko lang support tayo sa mga kapwa natin Pinoy. Para sa additional na lagayan, meron pa rin siyang saddle bag. And this bag is Brooks. So meron siyang dalawang zipper sa likod. Tapos velcro yung gitna para malaki yung opening. So kasya siya kanya, kasya sa kanya ang spare tubes. So there you have it. Para sa mga gustong mag-testing ng bike packing, you might want to consider this. Hindi masyadong mahal ito ah. Sa mga salsa, hindi masyadong grabe yung presyo. Practical option, kumbaga. Pero nakasalsa ka na. So yan, that's our bike check for today. Kung hindi ka na-subscribe, subscribe ka na para makita mo pa yung iba nating video uploads. Comment ka kung meron ka request. Like mo naman yung video natin kung okay sa'yo. So again, this is Jay. Thank you for watching Bike Check PH.